Hello, hello everyone. Welcome back to my channel. Ayan, today's video, ayan, pag-uusapan natin yung trending ngayon na variety show sa Korea. Ito yung Transit Love season 2 na. So, ayun. Sino ang mga bet nyo doon, mga moms? Ako kasi ang favorite ko talaga. Unang beses na napanood ko yung variety shows na yon sa View. Ang nakita ko talaga, ang nagustuhan ko talaga is si Tay. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung name niya. Basta si Tay. Ayun. Si Kim Tay. Kim Tay ba? Pag dito sa Pilipinas, iba ang pronunciation nun. Basta si Tay. So, ayun, ex ni Jiyeon. So, alam mo yun, tahimik lang siya. Tapos, parang minsan nga na, hindi siya, noong una, hindi talaga siya pinipili. Palaging walang pumipili sa kanya. So, ayun. Pero, alam mo yun, simple lang siya, pero iba talaga yung atake ng dating niya. Tapos, ang taas pa niya, pang model yung, ano niya, yung height niya. Tapos, ano ba itong buhok ko? Tapos, yun siya lang nagustuhan ko sa lalaki. Tapos, yun nawala. Medyo bet ko siya, kaya lang tahimik din. Si Gyume, nung una, parang okay siya. Parang ang linis, nalilinisan ako sa kanya. Ang neat niya tingnan. Then, kaya lang medyo kinulang talaga siya sa height. Tapos sa girls naman, ang una ko nagustuhan, is si Nayeon ba? Yung ex ni ano, ni Hido, hindi isang Nayeon na late tumating. Gusto ko siya kasi parang wala lang, parang cute niya, parang kahit maarte, parang maarte siya, pero cute ang kuwitan ako sa kanya. Tsaka maganda naman talaga siya. Yun lang. Tapos si Jiyeon, gusto ko siya nung una. Tapos si ano pala, si Woonbin. Yan. Tapos ito mga sumunod na episode na. Tapos pumasok na si Hayeon. Ayun, siya yung parang, alam mo, minsan, nung una nga parang, matuiyak na lang ng iyak. Parang, sobrang mahal pa si Gyumin. Tapos yun. Then, like ko siya pinapanood. Tapos iba yung, tapos nakita siya ng asawa ko. Sabi niya, ang ganda daw. Parang, ano daw yung ganda? Classy daw yung ganda. Tapos si Eno ayaw niya kay Jiyeon kasi maingay daw. Ayaw niya kay Jiyeon pero inasawa niya maingay din. Charot. So, ayun. Tapos, ano pa ba? Pumasok tong si Yoongyu. Pasensyahan niyo na ako sa mga ano ha, sa mga pronunciation na. Basta pumasok yung last guy. Yun nga. And unang episode pa lang, kilig na ako. Kasi alam mo yung tipong niyaya pa, 'di ba nandoon sa kabilang side si Hayeon. Parang niyaya pa niya makapag-inom sa kanya. Tapos yun, parang alam mo yun, first time mo lang mamimit yung girl, tapos ganoon na yung ano mo, yung kagustuhan mo makausap siya. Yun. Kaya lang, syempre, dating show yun. Kaya parang, alam mo yun, parang every minutes, pwede magbago, pwede nakakakaba. Tapos, medyo maganda na nga yung mga nangyari ngayon. May holding hands. Kaya pati po nagpapawarm lang ng kamay si Hayeon. Pero sobrang nakakakilig. Tapos, ang ano lang din, kasi medyo lasing siya, tipsy siya. Tapos, medyo disappointed ako dun sa last, ang katira ilok ko, doon sa last episode na nag-usap si Hayeon tapos si Gyumin, na parang alam mo yun, bet pa rin yung bumalik si Gyumin. Although kailangan niya talaga ng closure, pero alam mo yun, parang naano ako talaga, sa bagay 7 years naman hindi naman biro yun. So ayun, and sana ngayong episode, kaya lang ngayong next episode ngayong Saturday, ang katin ng ilong ko, ngayong Saturday may mga selos ang ganap, magaganap na magseselos na si Ate Hayeon mo. So ayun, excited na medyo kinakabahan ako kasi malapit nang matapos. Pero kahit sino naman ang piliin niya, baka kung si Gyumin, kailangan natin accept yun kasi hindi naman tayo yun. So, viewers lang tayo. Kaya lang nakakilig talaga pag silang dalawa yung nagkatuloyan. Si Yoongyu tapos si Hayeon. And sa TikTok ko nga, sila talaga ang favorite ng mga viewers to sa TikTok. Si Hayeon, si Yoongyu, tsaka si Tay.
So, ayun, mga moms. Abangan natin sa Saturday kung anong mangyayari. Thank you guys for watching. Yun lang. Machika ko lang. Bye! Kung doon sa hindi pa nakakanood, manood kayo, nasa view. Pwede, di ko sure kung nasa ibang mga site, gaya ng yung mga pre na apps, gaya ng Bilibili. Ano pa ba yung isa? Di ko alam kung nandun. Pero sabi ako na nanonood. Ayun. Bye!